Amen. Good morning po. Sige po, tayo po tayong lahat. And ngayon po, December na. And we know that this is the month that we celebrate Jesus' birth. And we know the purpose why He did it, why God did it. And that is to save us, to show His love towards us. And sige, hayaan natin na dun tayo mag-wrestle today. Lord, mahal mo kami. Lord, salamat, Panginoon, sa pag-ibig na yon, Panginoon. We don't deserve it, God, yet we are here, Lord. Salamat, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na pagpurihan ka namin, Lord. Sambahin ka namin, Lord. I-pour out din, Lord, yung pag-ibig, Lord, na yung binigay din sa amin, Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat. Habang hindi karapat na Yeah.
Pagbabasa sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 119, Talata 109. Mapalad ang taong namumuhay ng malinis na naayon sa utos ng Panginoon. Mapalad ang taong sumusunod sa mga katuruan ng Diyos at buong pusong hinahanap ang kanyang kalooban. Hindi sila gumagawa ng masama kundi sumusunod sa mga pamamaraan ng Diyos. Panginoon, ibinigay niyo sa amin ang inyong mga tuntunin upang ito'y matapat naming sundin. Labis kong ninanais na maging tapat sa pagsunod sa inyong mga tuntunin at hindi ako mapapahiya kapag sinusunod ko ang inyong mga utos. Ako'y magpupuri sa inyo ng may malinis na puso habang pinag-aaralan ko ang inyong matuwid na mga utos. Susundin ko ang inyong mga tuntunin, kaya huwag niyo akong mapababayaan. Paano mapapanatili ng isang kabataan na maging malinis ang kanyang buhay? Mamuhay siya ayon sa inyong mga salita. Let's pray po. Panginoon, salamat sa umagang ito na ibinigay mo sa amin. Tulad nga ng sinabi mo sa iyong mga salita na kami ay dapat na mayroong malinis na puso, maayos na puso, Panginoon, upang kami ay iyong panahanan, Panginoon. Kaya sa umagang ito, humihingi kami ng tawad sa lahat ng mga nagawa naming kasalanan. Ito man ay aming nasadya, Panginoon, sa pamamagitan man na amin ng aming mga salita, ng aming mga ginawa, patawarin mo kami at linisin mo kami ng banal mo pong dugo. At sa umagang ito, kami magsasaya, kami magpupuri, kami ay sasayaw, kami ay magagalak na ikaw ay aming papurihan sa umagang ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Morning Church, at sige, pwede bang batiin natin yung katabi natin ng Happy December! Heaven and
Thank you.
Thank you.
sa buhay namin, Lord. Alam mo lahat ng ginagawa namin, Lord. May nakakakita o wala, Lord, ikaw, kita mo. At salamat, Panginoon, dahil minahal mo kami, Panginoon. At yung pag-ibig mo, Lord, hindi lang siya tumatanggap, Lord, pero nagbabago siya, Panginoon. And Lord, salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Lord, hayaan mo na ituwid mo kami, Panginoon. Makinig kami sa sasabihin mo ngayong araw, Panginoon. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo, sa biyaya mo, pag-asa, Panginoon. Salamat, Lord, tinataas ka namin. Buksan mo yung puso't isipan namin ngayong araw, Panginoon. Salamat, Lord. We praise your name. In Jesus' name we pray. Amen. Hello po, good morning church. Sino pong na-bless sa worship? Yes, ayan po. Since na-bless tayo sa worship, dumako naman po tayo ngayon sa tithes and offering po. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Chrissy po or Ate Chrissy. Yan po si tawag dito sa akin sa church. And sige po, let's read po yung verse po from Book of Mark. Ayan po. Sabi dito, Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amounts, but a poor widow came and put in two very small copper coins worth only a few cents. So, ayun po, alam ko po na itong verse na to ay pudpud na po, gamit na and very, many of us, alam na po itong verse na to. Pero, the way I see this verse, I know that we can all relate po to this verse kasi alam naman po natin lahat na talagang nagsistruggle po tayo, lalo na po sa pagbibigay talaga kay Lord. So, ayun po, no, as we read the verse, makita po natin kung gaano ka-amazing yung poor widow kasi binigay niya kung ano na lang yung natitira sa kanya, kung ano na lang yung meron siya, lahat ng kaya niyang ma-offer kay Lord. Unlike dun sa mga rich people na nagbigay sila out of abundance lang. And ayun po, share ko lang din po from my experience. Meron po akong small business, ayan. And unlike any other small business po, dumaan din po ako sa pagkalugi, dumaan din po ako sa struggles. And talagang masasabi ko po na nahirapan din po ako. And there came a time that I tinawag ko si Lord, talagang nag-ask ako, tinanong ko, Lord, ganito na lang ba? Lagi na lang bang ganito? Failure na naman. Pagod na ako. Parang hindi ko na kaya kasi many years of working pero parang wala pa rin. Paulit-ulit lang ako. Pabalik-balik lang ako. And alam niyo po, right there and then po, God showed me how amazing He is. How powerful He is beyond imagination. And right there and then po, sinagot agad ako ni Lord. So, ayun po, pakita ko lang po. Sinagot ako ni Lord through the verse po, Matthew 7:7. Ayan po. Ayan, yun po yung ask and it will be given. Seek and it you will find and then knock and the door will be open. So, di ba po, ang lino po dun sa verse, sinabi niya na, yan, tawagin mo lang ako and I will be there. So, ayan po. With that po, pinakita sa akin agad ni Lord and few weeks after po nung struggle ko po talaga, God opened new opportunities for me na hindi ko siya in-expect and it's na talagang nagulat na lang ako. So
grabe, ang amazing po ni Lord. Talagang nakakagulat po yung lawak ni Lord. Pwede po ba nating palakpakan si Lord? Ayan po. Doon po, shinare ko po yung experience ko na yun to share how great si Lord po, kung gaano siya kabuti sa mga buhay po natin, na kahit na hirap po tayong magbigay, na kaya palang bumago ng buhay ni Lord, no? Kahit na hirap tayong magbigay. And what more pa po kaya kapag naging faithful tayo sa pagbibigay kay Lord, di ba? Sobrang bonggang-bongga na yung kayang ibigay ni Lord sa atin. And ayun po. Ayun, why don't we challenge ourselves po na magbigay po ng kung ano po yung dapat na ibigay natin kay Lord. Kung ano po talaga yung deserve ni Lord. Gaya po nito ni poor widow po na binigay niya yung lahat ng may offer niya kay Lord. Na hindi siya out of abundance lang. Na kagaya po nung mga rich people na out of abundance lang, why don't we challenge ourselves po na magbigay ng deserve ni Lord, ng nararapat sa kanya, na hindi po out of abundance lang po. And but out of sincerity na kung ano po talaga yung deserve ni Lord, kasi tayo nga hindi tayo deserving, pero namatay si Lord para sa atin, para bayaran yung mga kasalanan natin, and God gave everything for us. And it po, sige po, itaas po natin yung mga tight envelopes po natin, and let's pray po. Yan. Lord, maraming salamat po sa araw na to, Lord, na binigay niyo, na nagtipon-tipon po kami dito, Lord, para makinig sa inyo, Lord, na ito pong ibibigay po namin, it is out of heart po, out of sincerity po na ibibigay po namin sa'yo, Lord, kasi ito po yung deserve mo. Ito po yung dapat na para sa'yo, Lord, na bibigay po natin namin to dahil hindi lang sa kaya namin. Kasi ito po yung dapat na i-offer namin, not out of abundance po, na ito po yung dapat na para sa inyo. Lord, gamitin niyo po kami lahat dito, Lord, to spread your word, na maging kalakasan po ng bawat isa. And may this day po ay maging full of joy and full of praise and ano lang po, pagpupuri lang po sa inyo. And thank you, Lord, sa umagang ito. And in Jesus' name we pray. Amen. Sige po, magbigay na po tayo. Merry Christmas! Ayan! Merry Christmas din po. It's already December and we know na isa to sa mga months na nililook forward natin. Amen! And in line with that po, of course, as a church, we also have our set of activities this December. And ayun po, first off, of course, our year-end party for our youth fusion. So instead po ng fusion this coming Saturday, we'll have our year-end party. So it's Take Me Back. So throwback ulit tayo. And yung ating theme po is Colored Retro. And in line with this po as well, we'll have our potluck as well for the year-end. And in the coming days, pag-uusapan na lang po ito, we will chat sa ating group chats about this one. And of course, next po is our Kids Ministry Series. Ayan! Merry Christmas! So ayun po, our new series is entitled, I'm a Child of God. So it starts today sa ating kids room. Ayun po, and next of course is our, of course, Christmas party. So ayun po, it will be on December 17, 2 PM po siya. So right after ng ating lunch, we'll have our party. So for the food menu po, actually, nakapag-discuss po ng food na menu natin on the Christmas party. And in line with this, later po, after po ng service, magkakaroon po tayo ng short meeting about this one. Pero ilalapag na rin po namin sa inyo yung menu natin. Yes, may menu.
yung menu po natin for the Christmas party. So, ito po, sabihin ko na lang. Wala siya dyan. Huwag masyado tayo ma-excite. So, ayun po, we'll have, of course, macaroni salad, fruit cocktail, lechong manok, spaghetti, igado, fish fillet na may white sauce, and of course, yung soda. So, later po, for para po malaman din natin or ma-identify natin kung ano yung mga dadalhin natin from this list, ayun po, we are asking a bit of your time lang po after the service so we can discuss. And ayun po, next of course, is our Christmas service. So ayun po, it will be on December 24. Alam ko yung iba sa atin, naghihiwana tayo ng mga hotdog. yung iba, ano na, nagluluto na. Pero ayun po, we encourage you to join us at 10 a.m. for our Christmas service. And of course, our candlelight service on December 31. Dami po, di ba? Ayun po, 4 p.m. po. Yan. So, yun na rin po yung Sunday service natin. At that time, pinag-isa na po siya. So, instead po ng 10 a.m., we'll have our service at 4 p.m. Yun na rin po yung candlelight service natin. Ayun po, and before we end, of course, first Sunday of the month, and may we ask sino po yung mga celebrants for December? Birthday po and anniversary. Wedding anniversary po ah, hindi monthsary. Ayan. And si Ate Ange din, si Natalie sa likod. Ayan. And ngayon po, can we just lay our hands towards these people and we will pray po. Lord, we come to you today, Panginoon. We thank you, Lord, for the lives, Lord, of these people, Lord, whom you called, whom you love, God. Thank you. Thank you for their lives. Thank you, Lord, for entrusting their lives, Lord, in this church, Panginoon. Lord, alam namin, Lord, na itinatanim mo, Lord, sa puso nila, Panginoon, yung pagkakatawag mo, Lord, sa kanila. And Lord, as they celebrate, Lord, their birthday, Lord, this month, may they find, Lord, joy, God, that comes from you, Lord. May they find peace, Lord, in this season, Panginoon, Lord, no matter, Lord, how, what their situations are, Panginoon, makita nila, Lord, yung pagmamahal mo, Lord. That, Lord, as they celebrate their birthdays, Lord, may they find it, Lord, extra special, Panginoon. Dahil, Lord, nagbigay ka ng buhay, Lord. Makita nila, Lord, yung pagmamahal mo, Lord. And ingatan mo sila, Lord, in whatever, Lord, they are working on, Lord, sa pag-aaral man nila, sa pagtatrabaho, Lord. Lord, sa family nila. Bless them, Lord. Let them be a light, Lord, in every people, Lord, around them, Panginoon. Samahan mo sila, Lord. Thank you, Lord, for their lives. Lord, nakiki-celebrate kami, Lord, sa mga buhay, Lord, ng bawat isa nila dito. Salamat, Lord, in Jesus' name. Amen. And ayun po, and just before we proceed po, we just have one more, last na to, ang dami. And ayun po, every year, siguro po we just started last year, nahakbangan to, pero yun po, we just wanna, of course, celebrate with some people na nagkaroon ng milestone this year. And gusto naming isama kayo na mag-celebrate with them. And ngayon po, today, we just wanna recognize these two people na nakagraduate ng college this year. Ayan. Ayan. And ayun po, congratulations! Pwede po ba natin tawagin yung dalawa dito? Si Sister Trisha and si Brother Lance. Ayan. Yay! Medyo nalay, ano lang, pero yan. Ayan, and ayun. Pwede nyo bang sabihin lang sa kanila ano yung isang school and anong course yung natapos. Yun lang naman. Walang Q&A. Ano po?
Ayun. Hi everyone, I'm Ate Tricia and from Cavite State University to BS Accountancy. Hi, I'm Brother Lance. I'm from De La Salle University, Dasmariñas, AB in Political Science. Ayan, and ngayon po, okay lang po ba na right now, we will pray for them. We'll pray with them, we'll celebrate with them. Ayan po, sige po, manalangin tayo. Lord, we thank you, Lord, today. We celebrate, Lord, with these people, Panginoon, na pinagtagumpay mo, Panginoon, sa kanya-kanya nila, Lord, pag-aaral, Panginoon. Salamat, salamat sa buhay nila, Lord, na as they, Lord, pursue, Lord, their studies, Panginoon, nakita rin namin, Panginoon, nasaksihan rin namin, God, how, Lord, they are still trying to pursue you, Panginoon, how they are continuing, Lord, with their calling, Panginoon, sa iyo. And right now, God, we lift them to you, Lord, sa mga susunod, Lord, na bahagi, Panginoon, ng journey nila, Lord, after ng pag-aaral nila, Lord. Equip them, Lord. We pray, Lord, that you will equip them, Lord, that you will prepare them, Lord, for whatever season, Lord, you are bringing, Lord, in them, Panginoon. Palakasin mo sila, Lord. May their light, Lord, shine, Panginoon, saan mo man sila dadalhin, God, ano man yung susunod din ang lalakaran. May they see you, Panginoon, na kahit, Lord, sa pag-aaral, na kahit sa career nila, Lord, kasama ka nila, Panginoon. May they find favor, God, in your eyes. Lord, samahan mo sila, Panginoon. Thank you, Lord, sa buhay nila, and may they find joy, Lord. May they find peace that comes from you, Panginoon. Pagtagumpayin mo pa sila, Panginoon, sa susunod na bahagi, Lord, ng life nila. Salamat. Salamat, Lord. In Jesus' name, amen. And ayun po, may ibibigay lang ulit yung church na onting token sa inyo. Ayun, in behalf of Lighthouse, congratulations and happy graduation. Ayun lang po. And sige po, tayo po tayong lahat. And let's greet one another. Yun lang po and have a great day. Congratulations, Lance, at Sister Trish. Well, I hope all of us students, lahat po ng ating mga estudyante, I hope you'll be able to graduate also and have that milestone in your life. Your Lighthouse family is very proud of you, Trish and Lance. You know. Hallelujah. Thank you, Jesus. Good morning po sa ating lahat. Kumusta po tayong lahat? Kumusta po kayo? Daman-daman na natin itong Pasko, no? Sapagkat malamig na yung ating nararamdaman. And the other day, we were in Tagaytay with the rest of our leaders. Ano? Yung ating mga young leaders were in CCT Retreat Center. At talagang ramdam namin yung lamig sa Tagaytay. At talaga namang sobrang lamig na hindi mapigil kahit na malamig ang tubig, nag-swimming pa rin. No? Kasi yung swimming pool elevated sa CCT, tapos ang lakas ng hampas ng hangin, at yung hangin malamig. Pero talagang ako, nag-dip lang ako 10 minutes, tapos tumayo na ako sapagkat talagang we spend time with God. Talagang we spend, kaya konti na lang yung oras natira. At, anyway, thank you leaders. We were refreshed and recharged and revitalized. Salamat, nakapag-vacation kahit kaunti. And also, just in case you do not know, there's a news that I've read na ang Double, ang Surigao at ang Double del Norte ay tinamaan ng 7.5 na lindol. At there's a danger of tsunami, ano, that will across from Philippines to Japan, sabi ng balita. Pero nabasa ko nila parang out of danger na ata. And they were evacuating around like 4,000 people from Surigao.
nakita ko yung mga picture, parang nagkakagulo sa Surigao. There's no electricity. At nagpapanik yung mga tao. So if you just can remember them in your prayer tonight, alalahanin natin sila sa panalangin natin, yung mga kababayan natin sa Mindanao. And today, we will be hearing the Lord's message. Are you ready? Sige, pwede bang tayong lahat ay umuko at tayo yung manalangin? Sasama na rin natin sa prayer ng ating mga kababayan sa Mindanao. Lord, we thank you again for this time of worship and listening to your word. Salamat na ibinangon mo kami sa aming mga higaan na malakas at iginawad mo sa amin ang panibagong pag-asa. Salamat sa kagalakan na nararamdaman ng bawat isa na nagmumula sa inyo. That joy, that's unspeakable joy that we always rejoice in your presence because of your goodness for our lives. And also, we would like to remember our countrymen, our fellow Filipino citizens who lives and reside in Mindanao, particularly in Davao del Norte and Surigao, who are experiencing turmoil due to this earthquake, Lord. I know right now, Lord, marami ang nahihirapan, marami ang nasasaktan, and a lot of them are running for their lives to the mountains, trying to rescue their families. Lord, tulungan mo po sila. Kasama ng gobyerno, ng kanilang mga mayor, huwag po nawa silang mapabayaan at ligtas silang makalikas sa ligtas na lugar, Panginoon. At salamat sa lugar na ito, kami ay pinanatag mo at binigyan ng kaligtasan. At hayaan mo na ang oras na ito ay magamit namin sa pakikinig ng iyong salita at sa aming pagnilinay-nilay. Ano man ang aming mga dalahin sa umagang ito, alam namin na andyan ka na lagi nagbibigay ng sagot sa lahat ng aming mga problema. Salamat sa pag-iingat, salamat sa pagpapala at salamat sa inyong salita. In Jesus' name, amen and amen. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Yes, thank you, Jesus. Today I will be speaking a certain man who the Bible describes as the strongest man ever lived on earth. Siguro alam niyo kung sino yan. I mean, ngayon po ay nais kong ibahagi sa inyo ang isang lalaking pinakamalakas at walang maihahal na tulad sa lakas na nabuhay sa ibabaw ng mundong ito. I mean, literally, he's a strong person. Does anybody who wants to guess who is that person? Hindi po si Arnold Schwarzenegger ng Terminator. I'm speaking from the Bible. And his life was they made a movie out of his life in 1949. And can you imagine, 1949 pa lamang, ginawa na siya ng pelikula at umani ito ng malaking pera sa Hollywood. At there's a lot of fictions in that movie that is not true. Ano, but we will go back to the real story of this man and we will learn a lot from him. Okay? Kilala niyo na kung sino siya that I'm talking about? His name starts with letter S. Samson. Okay? Pag binanggit ang Delilah, Samson. Pag binanggit si Samson, Delilah. Okay? And a lot of pastors doesn't speak so much of this narrative biblical text. But there's a lot of insights and revelations I found out. I was in Tagaytay. Sabi ng anak ko sa akin, pa, bakit ginaganon ako ng anak ko? ano nangyari sa, huwag mo akong guluhin. Nagpa-process ako sa mind. And in my head, I was reading the biography of Samson. And the title of the message, The Weakness of the World's Strongest Man. The Weakness of the World's Strongest Man. I mean, the guy I'm talking about is literally strong. Talagang napakalakas niyang tao. And we will read this in the book of Judges in Tagalog, ay hukom, and I will be reading that in Tagalog. And you follow me with your eyes in English in the screen, ano? Bumalik na ba yung internet natin? Wala pa rin internet. Wala, okay, it's okay. Gagamit na lang tayo ng data. Okay. Judges chapter 16, 18 to 22.
Nabatid ni Delilah, starting verse 18, okay? When Delilah realized, nabatid ni Delilah nagsasabi na ng totoo si Samson. So he made the fool out of Delilah for 3 times, ano? Kaya, this time, finally, Delilah realized that Samson was telling the truth. Nabatid ni Delilah nagsasabi ng totoo si Samson. Kaya, ipinatawag niya ang mga haring Pilisteo. Ipinasabi niya nagtapat na si Samson, kaya maaari na silang magbalik sa Sorek. Nagbalik nga roon ang mga pinuno, dala ang perang ibabayad kay Delilah. Si Samson naman ay pinatulog ni Delilah sa kanyang kandungan. Nang ito'y mahimpig na, tumawag siya ng isang tao at ginupit ang 7 tirintas ng buhok ni Samson. Nang mawala na ang kanyang kakaibang lakas, ginising ni Delilah si Samson. At kanyang sinabi, Samson, may dumarating ng mga Pilisteo. Nagtangkang bumangon si Samson sapagkat akala niya'y makakawala siyang tulad ng dati. Hindi pa niya namamalayang iniwan na siya ni Yahweh. Binihag siya ng mga Pilisteo at dinukit ang kanyang mga mata. Siya'y dinala nila sa Gaza, tinalian ng tanikalang tanso at pinagtrabaho sa isang gilingan sa loob ng bilangguan. Samantalang unti-unting humahabang muli ang kanyang buhok. And then we will jump to verses 26 to 30. It says here, sinabi ni Samson sa batang lalaki na umakay sa kanya, ihawak mo ang aking mga kamay mga sa mga haligi ng gusaling ito. Gusto kong sumandal doon. Ang gusali napakasikip dahil sa dami ng tao. Babae, lalaki, lahat ay may 3,000 na tao. Naroon din ang mga haring Pilisteo at masama silang pinagkakatuwaan si Samson. At nanalangin si Samson, Panginoong Yahweh, mahabag kayo sa akin. Isinusumamo kong minsan pa ninyo akong palakasin upang sa pagkakataong ito'y makaganti ako sa mga Pilisteo sa pagkadukot nila sa aking mga mata. Itinukod niya ang kanyang mga kamay sa 2 haligi sa gitna ng gusali at malakas na sinabi, mamamatay ako ngunit sama-sama tayong mamamatay. Ibinuhos niya ang kanyang huling lakas at itinulak ang mga haligi. Gumuho ito at nabagsaka ng mga pinuno at lahat ng Pilisteong naroon. Kaya ang napatay ni Samson sa oras ng kanyang kamatayan ay mas higit na mas marami kaysa nung siya ay nabubuhay pa. Now, the story of Samson, can you put that introduction? The story of Samson is about courage. It's about bravery, katapangan. It's also about the story of fights, okay? Pakikipagdigma, pakikipaglaban. And the Bible described him as the last biblical judge in Israel. Okay? But it's a story of bravery. Ang kanyang ama ay, there was an angelic messenger who came to his town. At the time, they were, just a little bit of background, you know? They were under the slavery of Philistine. Ang Pilisteo po, ang mga Pilisteo, was a long enemy of Israel. Alam ba ninyo kung anong lahi ni Goliath? He is a Philistine warrior. At si Manoah, yung kanyang ama, ay nasa Bukirin. And then all of a sudden, isang anghel na nagpakita sa asawa nito, hindi nanganganak sapagkat baog yung kanyang ina. At bumaba ang isang anghel ng Diyos at nagpakita at ang sabi niya, magkakaroon kayo ng anak at ang lalaking ito ay hindi nyo puputulan ng buhok at ilalaan nyo siya sa Diyos at siya ay papasok kayo sa isang kasunduan of becoming a Nazarite vow. And he will be endued with great power but at the same time he will liberate the people of Israel from the slavery of the Philistine people. That was his mission. Are you getting it? Yun ang kanyang mission. Bakit siya ibinigay ng Panginoon? And when the mother gave birth, they named him Samson. At magaling si Samson, napakalakas niyang tao. He was married 3 times. Nakapag-asawa siya. The first girl was he met
when he went to Timna, pinakasalan niya yung unang babae. And then he went to Gaza, he met a prostitute. At sinipingan niya ito, and he stayed there for a long time, a little bit time. And then the third time was Delilah. Okay? He possesses an incredible strength that one time nung susunduin na ng kanyang tatay yung babae mapapangasawa niya, ay nakasalubong siya ng isang leon at ang leon na ito ay umungal sa kanya. At ang sabi sa Bible, the Bible says that he fight against the lion and he tore yung bibig ng leon na parang isang batang kambing lang. Okay? Umatungal ito and the Bible says there was a resurgence of power that rushes through Samson and all of a sudden he became strong and he fight against the lion and he tore yung bibig ng lion. There was one time nagalit siya and he killed like 1,000 Philistines. E pagkakataon nagalit siya at namuhi siya sa mga Pilisteo at pumatay siya ng 1,000 Pilisteo by his bare hands and with a fresh jawbone. Gumamit siya ng panga ng asno at pinaghahampas niya yung mga Pilisteo at lahat ng mga 1,000 taong yung pinatay niya. Ganun siya kalakas. And you could imagine no one can match the strength of Samson. At one time, binalikan niya yung leon. There was one time, yung kanyang asawa ay dinalaw niya at nagalit siya sapagkat yung kanyang biyenan ay, these are all in the Bible. Wala na siyang asawa, pinamigay ng biyenan niya yung kanyang asawa sa unang abay ng kanyang kasal at nagalit siya, sabi niya, ano man ang gagawin ko sa inyo, hindi niyo na ako masisisi. And right there and then, ang ginawa ni Samson ay kumuha siya ng 300 asong gubat. Humuli siya ng 300 foxes. And yung 300 foxes, hinuli niya lahat yun. At alam niyo ang kanyang ginawa, tinali niya yung mga buntot, tigagala-galawa, buntot ng asong gubat. At nilagyan niya ito ng sulo. At sinindihan niya yon. At pag sindino, nagtatakbo yung mga asong gubat, nasira lahat ng pananim na trigo ng mga Pilisteo. At nagtatakbo pa yung mga asong gubat sa pananim ng mga olibo at nasunog ang mga pananim ng olibo. Ganun katindi si Samson. Ano, I'm sharing to you his background. All his encounters about this. The killings of 1,000 Philistines, the killing of lions. But the story of Samson is not only about bravery and courage and fights, hand-to-hand combat with the Philistines. But the story of Samson is filled with pride and disobedience and sinful relationships. Ngunit hindi lamang yon ang istorya ni Samson. Ang istorya rin ng buhay ni Samson ay kayabangan, pagsuway, disloyalty, at ang kanyang pakikisalamuha sa at pakikipag-involve sa masasama, makasalanang relasyon. And that speaks about Samson's idolatry of women. Samson's words to his parents are telling, get me, get her for me, for she's right in my eyes. Nais kong balikan yan sa chapter 1 ng Judges. Chapter 15. Minsan nagpunta si Samson sa chapter 14, verse 1. Sabi niya, minsan nagpunta si Samson sa Timna at nakakita siya roon ng isang dalagang Pilisteya. Nang siya umuwi, sinabi niya sa kanyang mga magulang, mayroon po ako nakitang isang dalagang Pilisteya sa Timna. Kunin po ninyo para sa akin, gusto ko siyang mapangasawa. Why is it idolatry of women? Throughout the history of Jewish community, they were not allowed to intermarry with other foreign wives. Mahigpit na ibinili ng Panginoon sa kanila according to Deuteronomy chapter 7 verses 3 and 4. Can you show that into the screen?
Right after the pilgrimage, the liberation of the Jewish people among Egypt, that will be the last time you will intermarry an Egyptian woman. Hindi lang mga Egypt ang mga Israelites ang lumabas sa Egypt. Ang ilan sa kanila nakapag-asawa na doon. And again, the Lord reiterated this command in Deuteronomy. Deuteronomy chapter 7. Pasensya na, Joe, ha? Pero hindi ko na ibigay yung lista na ito. Deuteronomy chapter 7, 3, 4. You shall not intermarry with them or giving your daughters to their sons or taking their daughters for your sons. They will turn away your sons from following me to serve other gods. Huwag nyo ibibigay yung mga anak na lalaki, makapag-asawa, ng mga paganong babae, ganun din ang mga paganong, ang mga babae sa mga paganong lalaki, sapagkat hihilain nila kayo sa pagkakasala at ibubulid nila kayo sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. But this time, our superhero fall in love. No? To other children, they see, this is like a Marvel superhero, si Samson. At ang sabi niya dito, get her for me. He talked to his parents, his father, kunin po niyo siya para sa akin. Gusto ko siyang mapangasawa. Now, Samson's attraction, it reveals the condition of his heart. Pinapakita nito at nilalarawan to kung ano yung laman ng kanyang puso. Sapagkat kinontes ito ko ng kanyang tatay. Ang sabi ng kanyang tatay, is there any among the daughters of your relatives, among our people, that you should go there and take a wife from the uncircumcised Philistines? Wala pa sa lahi natin o sa lipi natin, sa kamag-anakan natin, sa angkan natin, na bababa ka doon para kumuha ng iyong mapapangasawa sa dituling yung mga Pilisteo na ito. But, you know, he was so much attracted that he said, kunin mo siya para sa akin, gusto ko siyang mapangasawa. At ang sabi ng ama, bakit naman gusto mo pa saan ka ng mga hindi tuling yun? Kapipili ng mga mapangasawa. Wala ka bang mapili sa ating angkan? Because the father sees the danger of that. Wala ka bang makita sa lighthouse? Kailangan mo lumipat sa iba? Medyo naro yun. Wala ka bang makitang Christian? That you will compromise your faith? Napakahirap niyan, di ba? I'm not saying lighthouse only, pero Christian, other churches, okay. But not the unbeliever. That's not even your option. Sumagot si Samson. Sabi niya, basta siya po ang gusto kong mapangasawa. Ganyan ba kayo mag-isip? I hope when you do this decision, you are not doing it out of desperation. Sumagot si Samson, siya po ang gusto kong mapangasawa. Hindi alam na mga magulang ni Samson. Anyway, sabi niya, so, several verses later, the praise is again repeated. He went down and talked with the woman. And she was right in Samson's eyes. Pinuntahan niya yung babae, dinala niya ito ng kambing. At kinausap niya yung babae, at sa pagkausap niya sa babae, lalo niya siyang nagustuhan. Lalo niya siyang nagustuhan. And what's so catchy about this praise is what he was right in Samson's eyes. Now, bakit hukom? Kasi wala nang hari sa panahong ito. Israel was ruled by judges, hukom. Okay, parang all of a sudden, nawala ang Panginoon, there were no more visions, and so they rely with judges. At ni-raise ng Panginoon ang isang judge kagaya ni Samson. And ang sabi sa Bible, everything did according to their own eyes. Saan natin makikita yan? Makikita natin yan in Judges chapter 21:25. Bear with me and be patient. Keep on listening. Ano? In 21:25 of Judges, it says, everyone did which was right in his own eyes. So when you choose someone without becoming consultative, asking God for direction and His will, then you're doing it according to your own eyes. And Samson was saying, I want this girl. He was right with my eyes. So that was Samson's idolatry of women.
And he married the girl, but that was not a success. This is my first point. Pakilagay Joel, ano? My first point is, dito ako pupunta. Samson lost his heart long before he lost his mind. Samson lost his heart long before his mind. I hope you get that point, ano? The first relationship did not succeed. He resorted to a prostitute. It did not succeed, of course. And then he fell to the woman of his life, and that was Delilah. Bago pa, na-lose ni Samson yung kanyang puso, na-lost niya na yung kanyang isip. In Judges 16, chapter 16, verse 15, there was an emotional harassment that has been going on between Delilah and Samson. Ang sabi dito, how can you say I love you? Sabi ni Samson, ni Delilah kay Samson. So guys, you have to be very careful with women. Are you listening? I mean, I'm speaking general. Women like Delilah. In Judges chapter 16, verse 15, nakita niyo na? Napakita na? Okay. Then he said to Samson, Delilah said, how can you say I love you when you won't confide in me? Kasi binabrag na. Delilah accepted a bribe, a suhol, from the king of the Philistines to know the secret of Samson's strength. Sabi niya, Delilah, alamin mo kung saan nanggagaling ang lakas ni Samson at babayaran ka namin. At si Delilah, he wants the bribe, she wants the suhol. So she keep on bragging every day si Samson. Sabi niya, saan ba nanggagaling ang lakas mo? Sabi niya, nanggagaling ang lakas ko kapag ako ay mawawala ang lakas ko kapag binigyan mo ako ng tinalian mo ako ng 7 pirasong yantok na sariwa. Meron mo sinabi ni Delilah, andyan na yung mga Pilisteo. Binali niya ito na parang tali lang. Sabi niya, niloloko mo ako. Hindi. Sabihin mo na, sabi niya, kapag itinali mo ako ng taling hindi pa nagagamit, ay mawawala ang lakas ko. At tinalian siya habang natutulog. At sabi niya, Samson, andyan na mga Pilisteo. Dali-dali, pinatid niya yung tali. Sabi niya, and he made a lot of fool to Delilah until finally, sabi ni Delilah, kala ko ba mahal mo ako? You know, when the women cannot get what they want, they do some kind of emotional trap, right? Tama? Kahit yung tinatago-tago mo konting pera, mabubulot yan pagka yan ang strength ng babae. Hello? Ha? Ang ganda nung blouse na yon, pa. Wala tayong budget. Maintaining balance na lang yung nasa ATM ko. Pa, malapit na yung birthday ko. Pinaghahandaan ko yung date natin. No? Kaya mapapawidraw ka. Hindi ko sinasabi Sister Tessia. Mapapawidraw ka. I'm speaking general of what's really happening. And so Delilah said, I thought you loved me. Why are you not confiding? Oh, Jesus. This is a trap to all of us. Kaya minsan mayroon rin mag-asawa na talaga ng unbeliever. You know why? Pag kayo nag-asawa ng hindi Christian, unang-una, ang hirap maintindihan niya yung pananampalataya niyo, yung Diyos niyo. Lalo na yung pagbibigay ninyo. Pag kayo Christian, nag-tights kayo ng 5,000, sasabi ng unbeliever niyong wife, nagbibigay ka ng ganyang kalaki sa church. Are you getting the point? Hindi, maliit pa nga ito. Eh, siyempre, Christian context na sinasabi mo, maliit pa nga itong binibigay kong 5,000 kay Lord. Pero ito, unbeliever, wala naman. Pipigilan niya yan. I've seen a lot of people, mga Christian na nagsiman, pero nag-asawa ng di mananampalataya. Wala na. Si Samson, ang sabi dito, kasi gusto ko maintindihan nyo, kaya inaano ko din sa Tagalog. So, sabi niya in verse 6, chapter 16, verse 15, sabi niya,
Kaya sinabi sa kanya ni Delilah, sabi mo, mahal mo ako, hindi pala totoo. Tatlong beses mo akong niloloko, bakit ayaw mo sabihin sa akin ang lihim ng iyong lakas? And this has been going on and on every day. Araw-araw ay yun ang inuulit kay Samson hanggang sa mainis ito. Nagtagumpay si Delilah. Nilalaro namin ito sa Sunday school nung araw, yung magkataligid kayong dalawa, tapos mag-aharap kayo kapag ka Samson, ganon. Pag Delilah, kay Kembot yung kapartner mo. Kapag ka Leo naman, gaganon. So pagka gumanong ka sa magkatapat kay gumanong, talo si Samson, si Delilah, o alis ka na, o iba naman, no? Ganon. No? At ito, araw-araw at hindi niya na matiis, bakit ayaw mo sabihin sa akin? Kaya sinabi na niya ang totoo, alam mo, mula sa pagkabata, ang aking nanay ay nakipagkasundo, Nazarite vow. Siya isang Nazareo. Inilaan ako sa Diyos bilang isang Nazareo. Ni minsan hindi pa nasasayara ng panggupit ang aking buho. He dropped the bomb. Kaya kapag naputol ang aking buhok, hihina akong tulad ng karinawang tao. And then, nabatid ni Delilah, and soon Delilah realized. And that's why I was talking to a young teenagers recently. Sabi ko, pag ikaw umibig anak, huwag mo lang titignan yung, ayaw mo nang hindi masyadong gwapo, pero kaya kang buhayin. Huwag puro puso. Are you listening? And he lost his mind. Our superhero lost his mind. He fall in love and he lost his mind. I mean, all of a sudden, the mind stopped functioning. The heart stopped. He lost his heart. So we train our people not to be physically strong only, but we train them to be spiritually strong. Hindi, may mga bagay na hindi nakukuha sa lakas ng katawan. Okay, bilib ako kaya mong buhatin yung isang bag ng semento. Pero there are things in life that you have to deal with wisdom. Are you listening? Maraming bagay sa buhay ng tao na hindi mo pwedeng i-deal lang ng lakas. There are things in life that you have to deal with wisdom, you have to deal with discernment. And Samson lost his heart. He lost his mind also. At nagtagumpay si Delilah. Pinatulog siya sa kandungan ni Delilah. Sa kanyang kandungan. At nang ito'y mahimbing na, tumawag siya ng isang tao at ginupit ang pitong tarintas ng buhok ni Samson. Nang mawala na ang kanyang kakaibang lakas, ginising ni Delilah si Samson. Kanya sinabi, Samson, may dumarating na mga Pilisteo. At nagtangkang bumangon si Samson sapagkat akala niya makakawala siyang tulad ng dati. And the Bible said, the presence of the Lord left him. Hindi pa niya namamalayang, iniwan na siya ni Yahweh. So, oh pastor, life is not all about what heart beats and what minds conceive. It's also about life speaking about principles. I'm not saying to be godly is enough. I'm saying people who has principles. At one time, we're eating, my wife and my family were eating our lunch. Sabi ko, Dave, Jay, Angie, can you at least respect me if you are planning to court? Kung kayo ay manliligaw na o ikaw ay liligawan, can you at least know us? Kami na nanay at tatay ninyo. Because, you know, in my heart, I want to guide them. Kasi in my heart, kung mag-aasawa sila, gusto ko anak din ng pastor. Kasi wala lang maraming paliwanagan. Alam na nila ang in and out ng ministry. Alam nila na kung paano ang maglingkod, so on and so forth. So you don't have to explain everything. If kung ako ang masusunod. And so I'm so happy because, you know, when I was introduced to Pa, pakikilala kita doon sa maliligaw. O sige, punta tayo doon. Nagpunta kami. Sabi ko doon sa guy, just in case you do not know, huwag mo na akong tawagin pastor, tawagin mo na lang akong Tito Neil. Okay? At ang sabi ko sa kanya, just in case si Angie, mahal ko ba si Angie?
Sabi ko, yes, sino naman ang hindi magmamahal? Ginto yan, no? Sabi ko, may kondo ka na kaagad dyan, para ka nanalo sa jackpot. Sabi ko, we're anak siya ng pastor, we're Christian. Opo, opo. Sabi ko, para maintindihan mo, pag sinabi kong Christian, that means to say, we go to church every Sunday, we don't drink, hindi kami uminom ng alak, we don't smoke, we give our offerings. Ayokong hindi mo alam yung pinapasok mo. Kaya ngayon pa lang, dapat nagsisimba ka na linggo-linggo. Kasi pastor ako at ang mapapangasama mo, nililigaw mo. So. Okay. Do you have problem with anger? Yung magagalitin ka? Wala. Kasi ako meron, sabi ko. No, I said that. Kaya huwag kang gagawa kasi magagalitin ako pag masamang ginawa. Talaga. Diba, hindi ako si Samson, pero tingin ko may mangyayari sa'yo. Sabi ko, I don't care who your parents are. As long as I'm right. Okay? So you better check your motive. Kayo din mga lalaki. You don't flirt with women. If you have crush on girls, you be intentional. You tell them directly you love them. Huwag kang papapikit-pikit ng mata. Pakagat labi. Hindi. Huwag mong liligawan sa daan. Puntahan mo sa bahay kung malinis ang iyong hangarin. And you choose the right woman, not Delilah. Okay? Now, Jules, amen ka, ha? Okay. So, Samson lost his heart before he lost his mind, you know? Hindi na nag-function yung mind niya. And so, he told his secret, and that's the end of his downfall. Delilah led him to his downfall. You know what he lost? Alam mo kung ano nawala kay Samson? Nawala yung dangal niya. Nawala yung plano ng Diyos sa buhay niya. He compromises a lot. Everything. Kaya before you do something, you think twice. Pag ginawa ko ba to, matutuwa ang Panginoon, una sa lahat. Second, pag ginawa ko ba ito, 5 minutes na naman. Ano? Yung speaker, hindi nyo kinaya last Sunday, ha? Kaya nyo pala, ganun pala kayo, ha? So, gagawin ko na rin yan. Hindi nyo kaya lahat. No, joke only. Okay? So, you think. Hello? And, sad to say, a lot of teenagers nowadays, they no longer resort to this kind of process. They already jump. Alam na nila agad yung mga Hotel Sogo. Diba? Oh, sakit ng pastor, ha? No, I just want to tell you exactly what's happening. And then malalaman na lang ng magulang, di ba? Sakit sa ulo. What's so bad about this is, hindi Christian. And sometimes you can see that in Facebook. And my heart really is crushed. Kasi alam ko, Kristiyano na ito, pero bakit gano'n? And the social media is not holding anything. Lahat makikita nyo na. May exposed yun na, I'm so proud of my son, CJ. Nung binili ko yung iPhone ko, naregalo pala nila sa akin, hindi ko binili. Pa, bago ko ibigay ito sa'yo, dinilik niya na lahat ng mga, ano, sabi ko, ang galing ng anak ko agad, no? Nilayo niya na agad ako. Okay? Akin na din yung cellphone mo. Na joke lang. So, you know, so Delilah gave his secret, he gave up all this, at iniwan na siya ng Panginoon. Hindi na siya sinamahan. So Samson finally gave in to Delilah's. So the question is, why does Samson finally give in to Delilah's questioning? Because she's requiring him to prove his love and allegiance to her. Bakit? Pinahintulutan ni Samson na finally mag-give in sa gusto ni Delilah. Kasi nire-require ni Delilah, kung talagang you have to prove your love and allegiance, your loyalty to me. Pag sinabi ng babae, kung talagang mahal mo ko, tumalo ka nga dyan sa 12 story ng Samson. Gagawin mo? Ikaw na lang. Diba? Ikaw na lang, pati ako nadama. Diba?
Ano ko gagawin niyan? Diyos ko. Kung mahal mo ako, sige nga, iwanan mo yung magulang mo. Sumama ka sa akin. Oh God. You do that and your life will be miserable, I tell you. Mag-ilop tayo, tanan tayo. Para patunayan mong tapat ka sa akin. So, he is physically strong, but he was morally weak. And so, what is the result? He was captured by the Philistine people. And he received a lot of humiliation and mockery, lahat ng kahihiyan. Hinamak siya. At na-worship pa yung Diyos ng mga Pilisteo na si Dagon, na Diyos-Diyosan. Nawala sa eksena ang totoong Diyos na si Yahweh. And my third point is, my second point, and this is where will I end. If Samson lost his heart long before his might, number three is, Samson lost his vision long before his eyes. Hindi nawala yung paningin niya nung tinanggal yung kanyang mata. Nawala na yung kanyang pangitain, yung plano ng Diyos to liberate his people. Although he compensated that at the last end of the story, pero that was not the plan. He made a shortcut of the plan. So hinuli siya, tinali siya sa tanikal ng tanso, iginapos siya, dinukit ang kanyang mga mata, at nag-iik siya sa gilangyan sa loob ng bilangguan. Ito ba ang Samson na pumapatay ng 1,000 tao? Sana ang lakas mo ngayon? Ha? Masakit yun. Wala siyang magawa. At pinagtatawanan siya ng mga tao at ginagawa siyang laruan. So Samson's idolatry of women and now Delilah in particular made him weaker than ever before and spiritually weak. His strength left him. And now he suffered the consequences of the decisions he made. He was once a hero, but now he became a victim. Binihag siya ng mga Pilisteo, dinukit ang kanyang mga mata, siya'y dinala nila sa Gaza, tinalian ang tanikalang tanso, pinagtrabaho sa isang gilingan sa loob ng bilangguan, samantalang unti-unting humahaba muli ang kanyang buhok. Minsan, nakatipo ng mga haring Pilisteo upang magdiwang at maghandog si Diyos-Diyosan nilang sa dagon sa kanilang pagdiriwang, umawit sila ng pinagtagumpay tayo ng Diyos laban kay Samson na ating kaaway. Nang siya'y makita ng mga taong bayan, ang mga ito'y umawit din ng tayo pinagtagumpay ng ating Diyos laban sa sumira sa ating lupain at pumatay sa marami nating kasamahan. They had their vengeance with Samson. Ang gusali napakasikip dahil sa dami ng tao, babae at lalaki, lahat ay may 3,000 tao. And for the last time, he acknowledged that the God is the source of his strength. And he asked the little boy, anak, itukod mo ang aking mga kamay sa pillar ng templong ito. And for the last time, he asked God, God, regain my strength. As if he was saying, regain my reputation. I want to break even with these people. If I die, they will all die. Sa Tagalog, ang ginamit na salita ay mahabag kayo sa akin. E sinusumamo kung minsan pa, palakasin niyo ako. At sa pagkakataong ito'y makaganti ako. Itinukod niya ang kanyang mga kamay. Sa dalawang haligi sa gitna ng gusali at malakas na sabi, mamamatay ako, ngunit sama-sama tayong mamatay. No, God's plan for you is not to end your life with a suicidal mode. And some of us are like that. We're living in a suicidal life. You realize you made a mistake and all you can do is make a desperate move. Wala na. Napangasawa ko na siya. So I have to endure the pain. Kawawa naman ang mga anak ko. Sisilang ko, wala silang ama. So you are, some people are in that
that desperate situation. But you can do, you could have avoided otherwise long before. May mga mata tayo pero hindi tayo nakakakita. May mga puso tayo pero hindi tayo nakakadama ng tama. At ibinuhos niya ang kanyang huling lakas at itinulak ang haligi. At gumuho ito at nabagsakan ng mga pinuno at lahat ng Pilisteo naroon. And he killed 3,000 people. Nasabi sa Bible, higit ang kanyang napatay sa oras ng kanyang kamatayan, mas masarami pa kaysa nung siya'y nabubuhay. At kinuha ng kanyang mga kapatid at mga kamag-anak ang bangkay ni Samson at inilibing sa ama ng kanyang ama si Manoah. Though Samson spent his life pursuing other gods, in the end, he at least acknowledged the source of his strength. God, please strengthen me. And he became strong again. Samson is named in Hebrews as an example of those who through faith were made strong out of weakness. Nasa Hall of Fame siya. Ang Hall of Fame ng Christians ay Hebrews chapter 11. Hindi Hall of Fame. Hindi tayo naghanap na katanyagan. Ang sabi sa Hebrews 11, heroes of faith, bayani ng pananampalataya. At nailathala ang pangalan niya doon. Well, in the same way, sa ganong paraan, all of us who acknowledge our weakness, tayong lahat na kinikilala natin ang kahinaan natin, first of all, sabi ni Charles Spurgeon, if you can feel that you are utterly worthless, then you hit the truth. I hope you get that. You know? If you can feel that you are utterly ganap na walang kwenta, then you hit the truth. And then in our weakness, if we put our hope in Jesus, then we will be saved. We will find strength being restored. Wala pa kayo sa sitwasyon ni Samson. You have a lot of right things to do. There are things you have to stop doing, and you have to, there are things that you have to start doing. May mga bagay na dapat yung itigil gawin because that will not help you. And then meron kayong mga bagay na dapat simulan, na dapat nyong gawin. Are you getting me? So whatever it is that you're holding in your life that's not helping you, it doesn't contribute to you. Dapat isurrender natin lahat kay Lord. And you start seeking Him, asking His will. Tell me what to do. I want you to connect me with my destiny, whatever it is. No compromises. Emotions is good, but sometimes it's deceitful. Hello? Dilubyo ang mag-asawa na Kristiyanong tamad, sabi ni Ed Lapis, mas dilubyo na naman ang mag-asawa ng di mananampalataya. Yung abs niya, isang linggo lang daw titignan. After niya, magugutom ka na. Hello? So there's practicality in love. You don't just look at the looks. You also think, kaya ba akong buhayin to? Anong trabaho? Hindi ko dinidiscount yung mga taong mahirap. Gustong-gusto ko yung sinasabi lagi ng biyanan ko na babae. Sabi niya, Neil, alam mo, pastor niya ako noon, hindi ko pa asawa ang anak niya. Alam mo, pastor, overtime na po kayo. Alam mo, pastor, sabi ng biyana ko babae, okay lang naman, manligaw kay Tess na hindi siya mayaman, basta may pangarap lang sa buhay. Sabi ko, ako po yun. Hindi ako mayaman, pero puno-puno ko ng pangarap. Okay. Ako, pag iniyakan ako ni Tess, nawawala yung aking reasoning power. No? Sige na, pakakasalan na kita. Huwag ka na umiyak. Gustong-gusto ko yung asawa ko nung araw na slim siya. Nung araw, nung ma-inlove ako sa kanya, naka-shade siya na brown. Kahit walang masyadong ilong, pero maganda. Sabi ko, pag sakay ko ng jeep, nakita ko siya sa'yo. Upo po ako sa tabi.
Niligawan ko una yung nanay niya, tatay niya, kasi leader ko ng church eh. Pastor Paul, sister Nati, pag may sinabi sa Lord, susundin po natin. Opo, Pastor, sinabi ng Lord siya. Hold up pala yun. No. And since then, you know, don't, we've been married for, siguro magta 30 years na. Please listen to this. It doesn't mean you're married, you're no longer vulnerable to temptations. Sabi nila, pag ako nag-asawa, hindi na matutukso. No. Kahit may asawa ka na, I don't care kung single ka, may asawa ka, you are still vulnerable to all of these things. What's so happy about being a Christian? There's this attraction, hindi nawawala yan kahit may asawa ka na, na-attract ka pa rin. Pero ang maganda sa atin, we have this fruit of the Spirit. We can control that. So don't tell me, Pastor, nangyari po eh, kasi nawala ako sa sarili ko. Ano yun? Nakalimot ako sa sarili ko. Sa salita sa Batangas, ang nakalimot, nakatulog. Hindi totoo yan. Sapagkat nung ginawa mo yan, buhay na buhay ka. Gising na gising ka. That's not right. You have to bring back to your normal mind. Gisingin mo ako. Sometimes you have to take your eyes off and find somewhere else that is encouraging. Hello? Lahat may katapat, tama? Lahat may katapat. Tinapatan siya ng Delilah and he lost sight of his vision. Let's all stand up. Tumayo tayong lahat at tayo po ay mananalangin. Marami pong salamat sa inyong mensahe sa umagang ito. Kung kami ay tinatakasan ng lakas upang labanan ang mga bagay na ayaw mo sa amin, Panginoon, then you help us. Give us the grace and the mercy. Once again, give us the right mind, the mind of Christ that is holy and righteous. Panumbalikin mo ang isipang banal at matuwid na naghahanap ng katwiran ng Diyos. Sa mga anak ko, mga anak mo na nandito ngayong umaga, nadadaman nila ang bigat, probably they are in a relationship that is not right. Marahil nasa isang silang relasyon hindi tama. Lord, give them the courage to go away from this as the earliest possible time and be able to regain their reputation and their integrity and their testimony. Be your child. Alam ko, Panginoon, sa church na ito, marami sa amin, kabataan, at madaling masway ang aming isipan sa laro ng mundong ito. Ngunit I pray that you will preserve their lives. And to those who are married, I pray that you will preserve their marriage life. That they will continue to fall in love with their spouses. And to those who are seeking to have their partners, Lord, give them the right guy and the right woman whose intention is pure and authentic and sincere, that will not betray their love and their trust, but first of all, their love to you. Unang-una na ang lalim ng pagmamahal nila sa inyo. Sa umagang ito, salamat na muli mong binuksan ang paningin ng aming mga puso at ang aming mga isipan. We bless you and glorify your name in Jesus' name. Amen and amen. Shall we all sit down and I would like to ask Sister MJ and Sister Tessa to... Thank you.
Shall we all rise up? Tumayo po tayong lahat. Every first Sunday of the month, we are remembering the Lord's death on the cross. Naalala natin ang kamatayan ng Panginoon. We remember His sacrifices. At ngayong umaga ay tayo po ay babahagi sa banal na hapunan ng Panginoon. The bread is the symbol of the broken body of Christ. Ang tinapay ay simbolo po ng katawan ng Panginoong Yesus na nabugbog sa krus ng Kalbaryo. And I would like to ask MJ to pray for the bread. Lord, as we take this bread, we remember that you are the gift of life. Yes. How can we thank you enough, Panginoon, sa lahat ng sakripisyo mo sa amin? Maraming salamat, Lord, sa greatest gift na amin natanggap. Thank you for your love. Salamat, Panginoon, sa pagsasakripisyo sa buhay mo na inaalay mo para sa amin upang tubusin ang aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa walang hanggang, sa walang sawang pagmamahal sa amin. Patawarin mo kami, Lord, kung minsan nakakalimutan namin na ikaw ang buhay namin. Salamat, Panginoon, walang hanggang papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray, amen. Ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinagpira-piraso yun, sinabi ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kanin po natin. The wine is the symbol of the blood of Jesus. And the blood is very important. Sabi ng Biblia, without the shedding of His blood, there's no remission of sin. Kung wala ang pagbubo ng kanyang dugo, ay walang paglilinis ng ating mga kasalanan. Today, as we receive the blood of Jesus, you are already clean. Nilinis niya na ang ating mga puso, hindi lamang niya tayo pinatawad, kundi pinalaya, at nilinis ng mapupulang dugo ng Panginoong Jesus. And I would like to ask Sister Tessa to pray for the wine. Lord, sa pag-inom namin ng wine na ito, salamat at pinapaalala mo sa amin ng iyong mga sakripisyo, Panginoon. Mm. Kung nang dahil sa dugo mo, Panginoon, tinubos mo yung aming mga kasalanan. Salamat sa lahat ng pagtitiis mo, Panginoon. At sa pagmamahal mo sa amin, inalay mo ang buhay mo para sa amin. Pinatanggap ka namin, Panginoon, na aming tagapagligtas. Humihingi din po kami, Panginoon, ng tawad sa aming mga kasalanan. Salamat, Lord, in Jesus' name. Amen. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Inumin po natin. Manatili po tayong nakatayo, tayo po ay umawit muli sa Panginoon. Lagi sa presensya mo na tayo.
Church, we're going to closing prayer. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, O God. Patuloy ka po, Panginoon, na tinataas namin, Panginoon, sa iyong mga buhay. Lord, maraming salamat sa mga salita mo, Panginoon, at maraming salamat, O God, sa banal mo na presensya, O Lord, na naranasan namin sa umagang ito, Panginoon. Minsan pa, Lord, hallelujah, gabayan mo ang bawat isa, Panginoon, sa pansamantalang paghihiwalay, Panginoon, sa service na ito. Ikaw ang Diyos, Panginoon, patuloy na mag-ingat sa bawat isa. Sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at paglulati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. And ayun po, that ends our service.